Magandang araw, Pilipinas! Mukhang kumpirmado na talaga na maglalaban itong si Vice President Sara Duterte at Speaker Romualdez sa darating na 2025 at 2028 election. No? Dahil kahapon lamang, Lunes, sa isang event ng Office of the Vice President na pinamagatang Pasidungog 2023, may pasaring si Vice President Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Ito ang kanyang sinabi. Pakinggan at panoorin ninyo ng mabuti. I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. Ngayon, kung inyong maalala, noong May 21 lang, no, nakaraang buwan, ay naging controversial at viral itong post ni Vice President Sara Duterte. At naging palaisipan sa marami kung sino ang tinutukoy niyang tambaloslos. Pero alam naman natin, no, kung ano ang nangyari bago nito. Ano ba yung nangyari? Nagduda di umano si Speaker Romualdez sa mga ikinikilos ni GMA o former president. At ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo na ayon sa mga political pundits ay posibleng agawin muli ni GMA ang speaker ng pagiging speaker ng House of Representatives tulad ng ginawa nito kay dating Speaker Pantaleon Alvarez nung panahon ni President Duterte kung saan si Mayor Sara Duterte di umano ang pinaniniwala ang nagmaniobra. Bunga nito, na-demote ang posisyon ni GMA sa lower house mula sa pagiging senior deputy speaker pababa sa pagiging deputy speaker na lamang. Ano ang sabi ni Romualdez? Occasional moves, sabi niya, to destabilize the house should be nipped in the bud. Na ang ibig sabihin ay, pigilan agad ang bata kung may plano itong masama sa kapwa bata, lalo na kung sasapawan nito ang isa. Ngunit, mariin itong itinanggi ni GMA. So dahil nga BFF si GMA at Inday Sara, kaagad na nagbitiw ang pangalawang pangulo bilang chairperson at miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD kung saan chairperson emeritus ang dating pangulo at presidente naman ng partido si Romualdez. Ngayon balikan natin si Tambaloslos. Ang sinabi ni VP Sara. Sabi niya, ayaw daw niyang banggitin ang middle name o initial ni President Marcos na alam naman nating letter R ito o Romualdez at siya na mga apelyido ni Speaker Martin dahil nga magpinsan ang Speaker at ang Pangulo. Ngayon, dahil hindi naman basta-basta na lamang i-itsapwera ni BBM ang pinsan nito, nanatili na lamang itong neutral dahil hindi naman niya pwedeng talikuran si VP Sara dahil alam naman ng lahat na malaki ang naging papel ng pangalawang Pangulo sa pagkapanalo ni BBM nitong nakaraang eleksyon. Kung inyong maalala, laging pumupunta sa Davao City itong si BBM noon at itong kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos dahil nga nililigawan nila si Vice President o noong Mayor Sara Duterte na mag-tandem sila sa pagiging presidente at vice presidente at alam naman natin na yun nga ang nangyari at nanalo silang dalawa nitong nakaraang election lamang. So, ano ngayon ang aasahan natin sa 2025 midterm elections? Ayon sa ating mga political pundits, mag-uumpisa na di umano na magpakitang gilas Speaker Martin Romualdez na mag-iendorso ng mga kandidato para nakapwesto na ang magiging kakampi nila sa susunod na presidential elections sa 2028. Yan ang ating balita sa mga oras na ito. Nep Castillo nag-uulat para sa Bravo News. Inday Sara, happy birthday! Magpahalipay usa diha, pahuway sa kadali sa imong trabaho, tagaay usa ug gamay nga oras ang imong kaugalingon. Ug palihog ayaw nagtagda ang mga tambaloslos diha. Happy birthday.